Okay guys, nandito tayo ngayon sa loob ng mga breeders po, no? Oo, breeders. Pwede ito, may harang siya dito. Parehas babae ito. Ang ibig sabihin, dahil parehas babae, normally, syempre, katulad na itong mga ito, makikita nyo naman magkakasama. Opo, ba? Lalaki, babae, may kasama silang anak nila. No? Ito, kaya nakahiwalay yung sa taas. Kasi, naka-bull mating sila. Ano po yung kahulugan ng bull mating? Oh, katulad ito. Ordinary, ano, no? Isang lalaki, isang babae. Yung bull mating, katulad itong dalawa na to, iisa yung asawa nila lalaki. Na ganun po? Oo. So, bull. Yung isang lalaki, pwede siyang pumares sa multiple hens. Hindi po lang dalawa. Hindi. Actually, lang meron ako dyan, lima ang asawa. No? So, bull mating. Ginagawa ko yon kung meron akong paboritong cock. Yun. Yung paborito ko, yung alam kong medyo maganda sigurong mag-anak, dadamihan ko yung asawa niya. Kaya, yun ang ginagawa ko. Kaya, panay babae lang magkakatabi. Tapos, dinadala ko sila dun sa bull. Hindi kasi pwedeng katulad nito na nakapares eh. Kasi pag katulad nito, no, pag once na pumares na yan, kahit anong gawin mo dyan, ipares mo sa iba yan, aawain na yung kapares. So, pag bull mating, hindi mo siya pwedeng, kumbaga, hindi siya pwedeng ma-attach sa iba. Sa isang, sa isa. At ayaw niya rin po? Sinama mo siya ng, anong pag ganyan po? Pag ganito, sinamahan mo ng iba, bumugbugin niya. No? Pero dahil minamanipulate natin sa breeding, yung lalaki, wala siyang kasama. Yun. So, wala siyang nakikitang iba. Dadalin ko lang sa kanya yung si hen. Yung hen for the day. Oh, ngayon, isang araw, ito. Oh. Kunwari, today ito ang naka-schedule sa kanya, dadalhin ko siya doon. So pag nag-mate na sila, tatanggalin ko na. As in nag-mate lang kahit wala pa pong egg? Kasi magme-mate kailangan eh. Pag hindi nag-mate, kahit mag-itlog, possible kasi na mag-itlog kahit na hindi nagme-mate. Ayun. Yung tinatawag nilang itlog busog. Ayun. Katulad ng mga layer. Hindi naman minemate. Yung mga layer pa itlogin, di ba? Hindi naman minemate yun. Pero dahil busog, masustansya, mangingitlog. Pero hindi fertile yon. So, pag nakasta sila, dun lang magpa-fertile. So, kailangan natin pakasta para anytime na mangitlog, may similya. So, dinadala ko sila isa-isa lang sa isang araw. So, kunwari, for today, ito. Sample, ito pong dalawang ito. Ano po ang ID ng lalaki na asawa nila? Itong dalawa pong ito. Nasa loob eh. Nandoon sa loob yung asawa nila. May kasama ngayon na babae. Oo, may kasama. So, pag na-meet niya yun bukas ng umaga, kukunin ko yun, ito namang isa, tatabi ko sa kanya for the, ano. So, bull mating ang tawag doon. Bull mating, may ganun pala sa, ano? Multiple, ano, multiple partners. No? Hindi ka, yeah, ito mga normal, ano to, na isang pair lang, tapos meron silang kasama na po nila yung mga anak nila. So paghapon po talagang mga breeder nandito na po sila paghapon na. Hindi na sila umaalis talaga dito. Ito kasi meron kasing different types rin ng breeding, no. Etong ginagawa ko, makikita niyo mamaya yung pinagagawa ko. Pupunta tayo doon. Ito, nakakulong sila. So hindi sila nakaka-exercise, magbi-breed lang sila diyan. Yung ginagawa ko na bago, open siya. Hindi na ganito, wala nang sarahan. Kumbaga, Pwedeng lumabas, bahala sila, pwede silang pumasok. Yun. So, kumbaga may kanya-kanya silang kwarto. So, ibig sabihin po ba, sir, itong mga nakakulong na to, na ginagawa mo na ito, ibig sabihin, parang mga top of the line ba ito? Hindi, same lang rin eh. Production? Same lang rin. Ang ano lang, kasi pag kung wala kang space, no choice ka. Ganyan ang sistema mo, no? Pero dun sa makikita natin mamaya, medyo maluwang yung lugar ko doon. Pwede silang ginagawa ko yung naka-open, open type na. So, ano po 'yun? Natural, bahala sila kung gusto nila lumabas. Oo. Bahala sila. Mas maganda siguro 'yun sa tinitingnan ko kasi yung mga breeders na exercise.
Hindi katulad nito, pag nag-breed sila, kung 2 months sila, 2 months silang naka-Bartolina. Oo. Unlike doon, open, everyday, bahala sila. Lipad sila, balik sila sa nest nila. Makaramdam sila ng, siyempre, ibon sila. Oo. Makaramdam silang gusto, gusto lumipad, lilipad sila. Yo. Makikita nyo doon, medyo maluwang. Ito kasi yung karamihan rin sa tingin ko lang ha, majority ng mga nangangalapati sa atin, nakaganitong ganito pong klase. Sistema. Oo, kasi karamihan kulang sa space. Apo. No? Yung mga amin sa Quezon City. Ayun. Bihira ka siguro makakakita nung talagang malalaking breeding ano. O yan. So, meron dito, ito kinonvert ko na lang oh. Aviary dapat 'to eh. So, binubungan ko lang, nilagyan ko lang ng mga lovebird cage. Apo. 17 by 30. Oh, yan. So, ito, meron rin dito sa loob. Meron din dito sa loob. Meron rin dito, meron pa dyan sa kabila, meron rin dun sa loob. Kaya lang madilim, walang ilaw eh. Huh? Kami inakay. Oo, lahat yan halos ano. Tapos, hindi lahat dito, eh, breeding pairs ko. Marami dito sa labas, yaya. Yaya lang. Yaya lang. Sila yung bumubuhay dun. Oo, yung mga breeders, karamihan nasa loob. Yun. Yung itlog, para makarami ka. Fino-foster natin yung itlog. Opo. Pinapaalaga sa iba. Kasi kung yung main breeder mo ang mag-aalaga, mabubugbog sila. Mabubugbog sila? Oh, ibig sabihin, kunwari, kasi pag stress rin sa ibon yung pagsusubo, eh, mahirap rin para sa kanila yon. Bibigay nila yung sustansya sa anak, sila mabubugbog. Opo. Kung yung precious na breeder mo pagagawin mo nun, baka dalawang round lang, bugbog na. Bugbog na, hindi na makakaano. So, ako, ginagawa ko, yung mga paborito kong pairs, yung medyo importanteng mga ibon, pag nangitlog, tinatanggal ko, pinapaakay ko sa foster sa iba. Para makarami sila. Ilang araw po after mong tanggalin yung mga itlog? Ilang araw or linggo bago mangitlog ulit yung pairs? Ah, na pag tinanggal mo agad, apo. Siguro within 10 days, baka itlog ulit eh. No? So, pero ako hindi ko naman ginagawa. Paupuin ko sila ng mga 10 days sa itlog nila. Oo. Okay. No? So, inuupuan nila yung itlog nila or pwede ring tanggalin ko na agad pero papalitan ko ng yun. Dummy egg. Dummy egg. Oo. Yan po ay bato po yan. Hindi, plastic. Ah, okay. So, piling nila, totoong itlog. Oo. So, hindi sila, hanggat may nililimliman sila, hindi sila mag-iitlog. Yun. Pero, in reality, yung itlog nila, pinalilimliman ko na sa iba. Oo. So, pagka naka 10 days na, tatanggalin ko na to, another 10 days, mangiitlog ulit. So, 20 days pahinga nila. Ayun, hindi talaga. Hindi yung, hindi gulpe. Kasi kung, kunwari, nangitlog ngayon, tinanggal mo na ngayon, magsisimula na yon. In 10 days, meron ng panibago. Baga po, parang instinct na rin. Oo, instinct na. Wala kang itlog, mag-mate ulit tayo. Oo, ganun. Kasi mapapansin mo, pag umuupo ang isang ibon, hindi magkakastahan yan. Yun. Hindi magkakastahan. Yung instinct nila na lilimliman ko tong ganun. Ito naman si lalaki, talagang karanasan niyo po, may sometimes may mga lalaki din na ano, kahit naglilimlim yung babae. Gusto. May mga ganun. Lalaki mas ano, makikita mo nakaupo yung asawa nila, gusto nila sumampa. E di na iinis to si babae. Yung babae ayaw talaga. Opo. Ayaw talaga. Parang yung babae. Parang kami yung biological nature. Instinct. Instinct na nila. Instinct. So ayan po, particular, nandito na rin lang po tayo, mga inakay na yan. Katulad po ng binibidyo natin ngayon. Yung mga ganyang kalalaki po, basically, mga ilang araw na po yan? Ito, siguro mga tansya ko lang, 7 days old siguro to. 7 to 10, more or less. 7 to 10 po yan? Itong dalawang to, panlaban ko sa PHA. Yan? Oo. Yan po, ito? Tignan niya sing-sing, Kasi meron akong nililiparan sa PHA. Okay po. So, ako nagbi-breed. Okay po. Then, pagka winning age na, mga almost ganito size, mas matanda ng konti, yung marunong ng kumain, okay po, padadala ko na sa kanya para dun na umamo.
Sino pong kanya? Yung kaibigan ko doon, si Tergis Ellis. Ano pong gagawin niya doon sa ibibigay niyo? Ayun ang pahamuin niya. Yun ang ikakarera namin sa PHA. Yun. So meron po kayong handler ba tawag doon? Hindi. Ano siya eh? Kaibigan lang yun. Kasi siya talaga, member siya ng PHA, nangangarera siya doon. May lop siya sa Manila. Manila. So, ako, gusto ko lang isubukan sa PHA yung mga alaga ko. Pakakarera ko sa kanya. Yun. So, katulad ito, oh. Nakasingsing. So, nakaregister na po yung pag may singsing. Oo, oh, yan, yan. No, PHA. Kaya pong about sa singsing na yan, paano po yan? Meron po bang tinatawag na entry fee? O, paano po ba yan? Normally, katulad itong singsing na to, no? Opo. Ito, papakita ko sa inyo. Singsing, yan. Ito, singsing na to, oh. Ayan, yan. Ayan. Ayan po. Pagawaan nyo po ba yan? Hindi. Ito, galing sa PHA ito. Okay. Bawat isa nito, super set kasi to eh. Na tinatawag? Po. Tinatawag, category, no? May, sa PHA kasi, ang pinakamahal na singsing nila yung tinatawag na 2K bands. 2K bands. Pinakamahal. Ano po kahulugan ng 2K bands? Kumbaga may kategory. Kunwari, kumuha ko ng 2K bands, kumuha ka ng 2K bands. Apo. Yung nakaregister as 2K bands, sila-sila lang yung maglalaban. Doon sa 2K bands? Doon sa 2K bands na ang premyo, ganito kalaki. Yes. Sila lang ang qualified doon. So, kung hindi ka doon sa premyo na 2K bands, iipunin yun eh. No? So katulad ito, po, 100 tao yung naka-entry doon. Ang 2K bands kasi, sa totoo lang, ang isang piraso nasa 12,000. Malaki po. Oo. So 2K bands kung isang set, more or less, hindi ko alam yung exact price, no? Opo, more or less. More or less nasa 60,000 ang isang set. Ang isang set 5 rings. Yun. So parang 12,000 more or less, no? 2K bands yun. Sa 2K bands. So kunwari isang set 60K. Apo. Kunwari sa lahat-lahat may tumubos ng 50 sets. Example lang, 15 sets. Oo. 15 6. E di ibig sabihin 50, tig si 60,000. 3 million na agad yan. Apo. So yun yung pinaglalabanan nung 2K lang. Pag hindi ka nakabumili ng 2K, wala kang partisipasyon doon. Hindi ka doon kasali sa Etong kategory na to, ito yung super set lang na tinatawag. Ano po yan? Second to data? Parang, parang ito, ang bawat singsing nito, kung hindi ako nagkakamali, more or less, nasa 2,000 isa. Ang isang set po? Isang piraso. Ah, isang piraso. Unlike doon, 12. Yes. Mahal yon. Ito, mas mura ng konti. So, isang set na to, kung 5 rings rin, mga nasa 10 to 12,000 ata isang set. Hindi ko alam exact price eh. More or less. Oo, yun. Ang tanong, yung pong nililiparan ng sa 2K at saka sa super set, same po ba ang nililiparan? Same. Same lang. Oo. Ngayon, ikaw lang, depende kung ano yung gusto, kapasidad mong entryhan. Kumbaga, kung ano yung pagkakilala mo sa... Yun. Kunwari, ikaw tiwalang-tiwala ka sa ibon mo na mananalo to. Sisingsingan ko nga to ng 2K. Yun. Kung kaya lang rin. Eh, katulad ako, super set lang kaya. So, ngayon, yung po yung inyong... Oo. Super set lang. Na... Hindi, kaya naman siguro ng ibon, pero hindi kaya ng bulsang kumapital. Okay. Yun. So, sa mga tweet, ito pong mismong hawak po nating kasalukuyang mga ano na to, mga singsing na to. Ang ibig sabihin po ba nito, nabayaran na to? Ito, nabayaran ko na to. Nabayaran ko na to. So, ito, ang double ring to. Ang nagkakalapati pag wala po dyan sa loop nila or sa bahay nila, meaning... Hindi pa sila nag-aabing? Iba-iba kasing patakaran, no? Kanya-kanyang club. Okay. Ang PHA, yan yung pinaka-original na club sa Pilipinas. Supposedly, sila yung most prestigious. So, meron silang sariling patakaran. Ang alam ko, pag new member ka, bayad ka muna bago ka mabibigyan. Okay. Pag new member ka. Pag
ang alam ko naman, pag old member ka na, parang meron namang credit. Kumbaga, padala na nila sa'yo, but before the race starts, bayaran mo. Kung hindi, hindi ka qualified. So, parang ganon. Dito naman sa amin, sa Tarlac, Tarlac po, meron kaming sariling sing-sing sa club namin. No? Example, club ng Tarlac po. Club, oh, may kanya-kanya lugar kasi, katulad sa PHA. Hindi ako pwedeng sumali sa PHA dahil ang layo na ng radius namin. Nasa Maynila sila, nasa Tarlac ako. Kung norte ang karera, dadating na yung ipon ko, isang oras pa bago... Oh, hindi na match, hindi na fair ang labanan. Kaya, ang labanan normally, per location, per area. So kami sa Tarlac, kami-kami naglalaban dito. Para yung distansya ng bawat isa, hindi malayo, malapit lang. No? Oo, so... meron ako dito mga naka... Sabihin po, ito pong mga ito, may mga nilagyan na po kayo dito ng leg pan. Hmm, yung local ano, local rings, local club na tinatawag. Oo. Local club, alam ko meron ba dito eh. Iba naman rin yung Stockbird, no? Ah, mga Stockbird to eh. Dito. Meron ako dito mga local clubs para mak... Nali, napindot ata yung cellphone. Ito, local club ring naman to. Ups! SFU. No? Ito club sa Tarlac to. Yan. So, ang kalaban ko dito, puro mga taga-Tarlac. Puro taga-Tarlac, karamihan. Oh. Na under ng... SFU. Yun. O, yan. So, ito, kumbaga, ito, nakaring siya ng SFU, hindi mo siya pwede ilaban sa PHA, hindi nila natanggapin. Yun. Diba? So, kailangan, panay SFU. Yun. Oh, sa young birds yan. Meron namang kategory kasing old bird. Ah, yung old bird tinatawag nila, parang open race yun. Open race? Oh, ibig sabihin ng open race, kahit anong sing-sing. Ah, okay. Oh, basta... Kambato mo, laban mo. Laban mo. Oh, iba namang kategory yun. Iba namang bakot. Oo, oo. Old bird race yun. Ito, young bird race. Ang young bird race kasi, may release ng sing-sing, may oras na release ng sing-sing, para yung maglalaban-laban, more or less, magkakaedad. Yun. Aso, dali oh. Oo. Sa makatawid, ibig sabihin po nun. Bigyan kita example. Opo. Kung ang release ng sing-sing, sabihin natin, January. Opo. Pag nag-breed ka ng October, hindi mo masisingsingan yon. Dahil, ganyan nakalalaki, hindi papasok ang ring. Malalaki na. Hindi papasok ang ring. Normally, ganito. Ito. Saan ba yung meron akong bagong pisa dito eh? Ito. Normally, kung ito, mga 5 days old, saka mo lang ma-issue-shoot ang ring. Pag lumaki na paan ito, hindi nakakasya. So, kung January ang release ng sing-sing, sabay-sabay kayo, magbi-breed pa lang January. Yun. Eh di magkakaedad yung yung ibon nyo. Diba? So, young bird ration. Ibig sabihin po ba, may advantage talaga yung may edad? Or talagang ginagawa lang yun para talagang... Supposedly, mas advantage ang may edad kung mahirap ang karera, mas matibay sila, at saka yung iba kumarera na nung nakaraang taon, kumbaga pinanggado. Oh, galing na ako diyan eh. Baka. Pero hindi automatic. Hindi rin 100% na lamang yung galing na doon. Pero kung iisipin mo, may lamang na ng konti, di may advantage. So, hinihiwalay nila ang old bird race sa young bird race. 'Yun ang kaibahan ng dalawang ano na 'yon. So, 'yun. Nakasingsing pa to ng local club. Pula, SFU rin. Yan. So, paramihan po pala ng mga inakay dito ngayon. Future panlaban nyo din po pala. Oo.
Galing po dito? Oo, dati. Yun, sila yung ganun dati, mga kalabay. Oo, sila yung mga first batches. Yun. Ito na yung mga last batches. Last batches. So, ito, parang naghihintay na lang to ng training pa. Yes. Yan. Sa, sa kasalukuyan, pinamomolt ko sila. Molt. Oo, palit ng balahibo. Pino-force molt ko sila para pag umabot ng karera, bihis na bihis sila. Palit na lahat, malinis, bago. Palit buo. Kumbaga mas ma... Kasi pag kumpleto yung pakpak, mas malakas sigurong mas mabilis lumipad. Ito, basically, ano po mga edad niya itong mga to? Ito, mga January, ano to? January, February born. Anak. Oo. January. February, March, April, 3 months. Yan. 2 to 3 months. 2 to 3 months po itong mga to. Oo. Tapos ito pong isang set na ito. Ito, halos lahat po ito, talagang ilalaban niyo po yan? Isang club yan. Itong mga ibon na to, under my name. Pero yung club, katulad yung pinakita ko sa inyo kanina, pula, SFU. Okay. Ito yung isang club. Dalawang club kasi nilalaroan ko dito. Dalawa pong club. Oo, isang SFU. Ito naman yung isa. Ah, may balot po? Hindi, tinatakpan ko lang. Tanda lang. Ah, okay. Ito. TUPF or CTPR. City of Tarlac. Isang club na naman yan. So, ibang... Tarlac din po. Tarlac rin. Pero kanya-kanya silang schedule. Iba schedule nito, iba schedule ng mga pula. So, katulad nito, oh. Binunutan ko ng pakpak. Para tinatiming ko na sa race, kumpleto sila. Kasi pag hindi mo bubunutan yan, normally, naglulugon sila kusa. Okay. Eh, hindi natin alam kung kailan yung race minsan nag-iiba-ibang schedule. Baka, pag time na ng karera, maghuhulog yung dulong pakpak. Eh, yun ang napaka-importante. So, ginagawa ko, ina-anticipate ko na, uunahan ko na. Okay. Pag naglugon na sila ngayon, katulad ito, patubo na, oh. Kita niya? Opo, meron na nga po. Oo. So, pag humaba ito, hindi na maglulugon ulit. Yun. Inunahan ko lang lugon. Finorse molt ko siya. Force molt. Oo. Para... Kasi mula paghugot. Isang buwan, ilang... tutubo. Yun. Normally, isang buwan, normally, tubo na. Normally, 30 days pala. Oo. Balik na siya sa normal? Balik na sa normal na haba, oo. More or less. Meron mo bang mga technique yon para bumilis yung tubo nun? O normal lang? Normal lang eh. Normal lang. Pero syempre, pag ganitong katulad ito, makikita nyo, lugon-lugon, no? Opo. So, yan yung sign, yung effect ng force molting na ginagawa ko. Okay lang sila maglugon ngayon kasi wala pa namang karera. Opo. So, after 3 to 4 months, makikita mo, bihis na bihis na yan. Makinis na makinis na. So, ready na. Pati pakpak, kumpleto. Kumpleto na. Ready for race na or training. Training. Yung training, gano'ng katagal po yung training? Normally, mga 1 to 2 months tinetrain eh. Tapos, bukod pa yun dun sa yung... Ang una kasing may experience na to na training, yung low fly dito. Yung dito lang, ikot-ikot sila. Kayo po yung nagpapagaling. Oo. Papaliparin mo sila para magkaroon sila ng resistensya. Resistensya. Oh, so pag medyo malakas na 'yung resistensya, pwede mo nang i-road training. Ang ibig sabihin ng road training, unti-unti mo nang hinahagis palayo. 'Yon, dadalhin doon. Dadalhin mo na papunta, for example, North Race. Papuntang pinakadulo, Apari. Apo. So siyempre, hindi mo agad-agad dadalhin sa dulo 'yung ibon mo, mawawala. So for example, dito ako, dalhin ko muna ng Gerona. Tapos, susunod, dalhin ko ng Paniki. Palayo ng palayo, gradual, matututo yung ibon. Yun. So, pag umuwi na siya nung mas malapit, kinabukasan, layo mo na naman ng konti. Yun. Pag uwi na naman niya, layo mo na naman siya, matututo yung ibon. Lahat po sila, gaganon yun. Ganon. Personal nyo pong training yun? Oo, yung self-training na tinatawag. Oo. Pero, umaabot ka lang rin hanggang sa isang area. Apo. Hindi mo na kayang lumayo pa, sobrang layo na. Doon napapasok yung tinatawag na club training. Yun. Yung club training, nakaschedule na yon, malalayo na yon. Yun. So sabay-sabay na yung, kunwari, sa akin, sa'yo, sa kanya,
dadalhin mo sa club, sasakay nila sa truck ng club, dadalhin na dun sa mas malayong training points. Hanggang sa magsimula yung karera, race proper, yun na. Mas malalayo na talaga yun. Oo. So, yung pala mangyayari, no? Ayan, oh, kita mo, molting stage siya. No? Opo. Pangit pa, oh. Mm. Nakikita mo, yung ulo niya, oh. Kahit sa African, ganyan po eh. Ah, ganun ba? African lover. Oh, molting din. Molting. Di ba pag nag-bihis, ang gaganda, kikintab na. Pagtapos nun. Oo. Oh, ang kinang. Di ba? So ganun rin sa kanila. Naka-force molt sila ngayon. Ano ba, sir? Sa itsura pa lang, kita na ba kung kakorhen? Merong iba... Ano una, bago, ano po ba ang tawag sa kalapati ng kakorhen? Yun, kakorhen. Oo, oh, oo. Oh. Okay. Ngayon? Sa itsura pa lang, bawa yan, nakatayo po siya, sir. Sa itsura pa lang ba? Kita? May lahi na obvious. May lahi? Merong linyada na obvious na ito, kak, ito, hen. No? Merong kasing mga lahi na sadyang malilitang ulo. Hindi mo ngayon ma-gauge, lalaki ba to, babae? Until ma-fully molt, makikita mo yung lalaki talagang bumabara ako. Lumalak, kumakapal yung leg. Okay. Di ba? Parang sa ibon rin siguro. Mas malalapad ang mga lalaki. Babae po. Ah, ganun? Sa ibon? The more, mas majority po ng babae, malalaki. Ah, sa kalapati naman, lamang ang sa laki ang lalaki. So ito, malamang sa malamang, hen. Malitang ulo, mas maliliit. Ito po itong lagay na to, pakita mo lapit. Itong kalagayan na to, maliit pa po ito. Ah, malitang ulo. O yan ha. Yung iba po, parang ganun pa. Mas parang mas ganun pa mas oo oh, eh saka parang mas malaki ng konti ang ilong Pero meron din po ba sa African po kasi may DNA eh gakukunan ng dugo malalaman po kung lalaki babae sa kalapati po ba naggaganon din kayo possible pinababayaan niyo possible ang DNA ang kalapati rin makikita rin ang lineage di ba kung sino ama ina sa kalapati ginagawa nila eh sa kalapati po oo oh, pero siyempre may gastos yun. Kung ganito karami panlaban mo, hindi naman rin masyadong importante kung lalaki o babae, hindi mo na gagawin. Siguro kunwari, nagbebenta ka ng breeder, katulad sa ibang bansa, mahal yung benta nila ng mga breeder, dini-DNA talaga nila. Para masigurado rin kung sinong ama at ina. Kasi nagbabase ang presyo ng ibon sa tatay at nanay. Kunwari, itong ibon na to, champion. Sikat na ibon, champion. Ang anak niya, sabihin mo na, tigte 10,000 euro isa. E bibili ka ng anak niya, e kung hindi pala anak. Ayun! Kaya, i-DNA nila yung may-ari para kumpiyansa ka na bumili sa akin, papakita ko sa iyo na talagang anak ito nitong champion na to, may DNA proof. Yun ang importansya naman ng dito DNA. Dito po sa Pilipinas. Walang gano'n. Wala, o hindi ginagawa pa. Kasi hindi pa kailangan siguro. Oo. Oh, ito pong tawag dito. Ano po ang tawag? Flyer loaf. Flyer loaf. Oh, so, pangkarera. Diyan sila nakahumahapon. Tapos, pag pinakawalan mo sa umaga, low fly sila and then pagbaba papasok dyan so dito sila kakarera iba yung breeding iba yung racing loaf flyer loaf flyer loaf rin nung SFU kasi dalawang club eh hiniwalay nyo na po oo hiniwalay ko kasi iba schedule pag pinagsama mo magugulo ka ha okay kasi kunwari yung isa to nagtitraining pa lang yung isa race proper na iba pakain mo dito iba pakain mo doon yun magkaiba po nung pakain oo pati vitamins iba na kasi pagka racing na pinopoint mo na eh no kumbaga pinipick mo yung performance ng ibon iba ang patoka mo or meron kang hinahalong supplements doon sa hindi pa kumakarera yun so kaya magkahiwalay yan kasi baka mag-iba schedule pwede nyo ba i-share yung mga technique yung pakain? Well, alam mo, ako naniniwala ako. Basta healthy ang ibon mo, pakainin mo lang siya kahit na anong brand eh. Okay. Sa totoo lang eh. Kasi sabi ko nga... Experience, sir. Oo. Sabi ko nga, sabi nila, masarap ang pagkain, mas magaling ang ibon. Sabi ko, kung mahina talaga ibon, kahit pakainin mo sa restaurant yan, hindi mananalo.
So para sa akin, hindi masyadong malaking factor yung brand ng patoka. Para sa akin, ha, wag lang naman yung sobrang pagtingin mo, sama talaga ng grains, kinukuto na, may amag, wag lang yon. Pero kung konting diferensya lang yung mga butil, para sa akin lang, ha, apo, para po sa inyo. Hindi naman, sa tingin ko, hindi nagmamatter. Yung mga vitamins po, mga basic? Basic lang, electrolytes, multivitamins, parang sa ibon nun siguro. Apo. No? Multivitamins, electrolytes, pag mainit, probiotics, nilalagyan rin, tapos pagka malapit ng karera, meron pang mga ibang parang performance enhancer na. Yung mga L-carnitine, mga ganon. Oo, normal. Hindi naman sila mga steroids, hindi. Mga natural ano lang, vitamins lang talaga. Oo.